Sa paglipas ng ilan pang mga oras, naging maayos naman ang pakiramdam nilang lahat na naglaho na ng tuluyan ang presensya ng mga kalabang nagtangkang manakop sa kahariang pinamumunuan ng Reyna. Sa pagsapit noon ng umaga, agad nang nagsikilos ang lahat upang maiayos ang ilang bahagi ng kaharian na nawasak ng mga demonyo. Masaya naman sila kahit papano dahil hindi tuluyang nawasak ang pinakakastilyo ng Reyna. Lahat sila ay nagtulong-tulong upang maipatayong muli ang mga tahanang nagkaroon ng malaking pinsala. Meron din namang hindi nagkaroon ng pinsala na agad namang binalikan ng mga residenteng naninirahan doon. Naging malaking tulong naman sa kanila ang ginawa ni Ramawa dahil pinagbubuhat nito ang mga naglalakihang puno na siyang ginagamit nilang mga pundasyon ng mga tahanang nawasak. Abala din ng mga oras na yon sina Usnag at Malig sa pagkukumpuni ng mga bubong ng tahanan. Hindi naman sila nahirapan sa pagpapatayo ng mga gusali dahil na rin sa tulong ng mga natatanging kakayahan ng mga engkantong naninirahan doon. Sapagkat kahit mabibigat ang mga batong kanilang kailangan sa mga gusali, ay walang kahirap-hirap nila itong napapalutang upang maipatong sa dapat nitong kalagyan. Lahat kasi ng mga nilalang doon ay may kakayahang magpalutang ng iba't ibang uri ng bagay. Yun din ang dahilan kung bakit sadyang napakaganda at napakagara ng kanilang kaharian. Yun din marahil ang dahilan kung bakit ninais ng mga mananakop na sila ay alipinin upang mapasa kanila ang pinaghirapan nilang kaharian. Sa isip-isip kasi ng Reyna, ay gagamitin ng demonyo ang kakayahan ng mga nasasakupan niya upang makabuo ng kaharian ng mga halimaw sa kanilang mundo. Bukod-tangi kasi ang kakayahan ng kanilang lahi pagdating sa pagbuo ng kakaibang gusaling tahanan at isang kaharian. Halos lahat din ng mga materyales nila ay yari sa ginto at pilak. Meron ding mga diamanteng palamuti na ginagamit lang nila bilang disenyo sa nais nilang ipatayo. Sa paglipas ng isang buong araw, sa bilis magtayo ng mga naninirahan sa mundong yon, halos tapos na nila ang lahat ng dapat ayusin. Kaya naman nang makita ng Reyna na kakaunti na lang ang kailangang kilusan, sinabihan niya sina Aya na kaya nilang kumpunuhin yun kahit hindi na sila tumulong pa. Sa madaling salita, sinabi niya sa grupo nila Aya na maaari na silang makaalis at nang sa ganun, makapasyal na nga ang mga ito sa kahariang pinangangalagaan ni Natoy. Hindi naman tumutol sina Aya sa nais ng Reyna kung kaya't ang ginawa ng mga to sa mga oras ding yun. Sinabihan nila si Ramawa na magpadala ng mensahe sa mundong ginagalawan ng kanilang hari. Masusunod binipining Aya. Tugon ni Ramaw nang marinig niya ang sinabi ni Aya. Sabik naman sina Usnag at Malig nang malaman nila ang tungkol doon. Maya-maya pa, sinabi ni Ramaw na sumunod sina Aya sa kanya kung saan lilitaw ang lagusang gagawin ni Natoy. Makalipas ng ilan pang mga sandali, nakarating sila sa lugar kung saan malapit sa natuyot na lawa. Bigyan niyo lamang ako ng kaunting minuto, Presesa Aya. Wika ni Ramaw at kasunod ang pagpikit nito, sabay banggit ng mga katagang unang beses pa lamang na narinig ni Aya. Aba, prinsesa ang tawag sa iyo ni Ramaw, binibining Aya. Wika naman ni Malig at Usnag dito. Maya-maya pa, walang ano-ano, biglang may lumitaw na asul na lagusan sa di kalayuan sa kinatatayuan ni Ramaw. Prinsesa Aya, maaari na kayong lumapit dito.
sabay-sabay tayong tatawid sa lagusang nilikha ni Haring Natoy. Wika ni Ramaw dito. Di nga naglaon na, agad na silang naglaho sa mundong kanilang kinaroroonan na at kasunod nun ang paglitaw nila sa bukana ng isang kaharian. Kahariang animoy sa panaginip lang umiiral. Pagbungad pa lamang ng buong paligid sa mga mata nila Aya, ay mababanaag mo ang labis-labis nilang pagkamangha sa bawat bagay nilalang at kung ano-ano pang meron sa kahariang yun. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Prinsesa Aya. Wika ni Ramaw sabay yukod sa harap ni Aya. Grabe, mas maganda pa ito sa Lucadea. Wika naman ni Malig na halos mamilog ang mga mata sa labis na pagkamangha. Ayon dito, may mga nakikita silang nilalang sa paligid na palipad-lipad sa himpapawid na may mga lulan na nilalang. Ang wangis ng nilalang na yon ay may pakpak itong animoy sa mga dragon at ang buo nitong katawan ay balot ng balahibong sari-sari ang kulay. Yan ang ginagamit namin dito bilang sasakyang panghimpapawid. Wika ni Ramawa. At sabay na lamang na napatango si na Aya nang ito'y kanilang marinig. Bukod sa nilalang na yun, meron din silang natatanaw ng mga iba't ibang uri ng nilalang sa mga puno na namimitas ng mga hitik na bunga. Ang bawat nilalang na yun ay may mga buslong dala na siyang pinaglalagyan nila ng kanilang pinipitas. At yung mga yan naman, ang hardinero dito sa aming kaharian. Sila ang mga nangangalaga at nagtatanim ng mga halaman at punong pinagkukunan ng aming mga pagkain. Paliwanag muli ni Ramawa. Ayon dito, berde ang buong katawan ng mga ito at may matutulis na tenga at ang taas ng mga ito ay kahalintulad lang din ng isang normal na tao. Napakaamo din ng mukha ng mga yon at ang mga kababaihan sa mga ito ay animoy diyosa na ng kagubatan kung iyong ihahalin tulad. Pati puno at matikas din ang mga kalalakihan sa mga to na siyang tigabuhat at tagakarga sa mga naglalakihang karitona. Tayo na pumasok, Prinsesa Aya. Tulad ng sabi ko sa iyo, ituturing kitang prinsesa pati ng aming mga kasamahan dito. Dahil sa anak ka ng aming hari. Sa loob ng kahariang ito ay tiyak na matutuwa ka dahil tiyak kong ang iyong ama mismo ang maglilibot sa iyo dito. Wika ni Ramawa at kasunod nun ang kanyang pagsipol sa harap ng dambuhalang tarangkahan ng kaharian. Segundo lang ang lumipas nang bigla itong bumukas at kasabay nun ang pagbungad sa kanila ng isang napakagarang kalesa na siyang maghahatid sa kanila patungo sa kinaroroonan ni Natoy. Napakalaki ng kalesang yun at ganoon din ang mga kabayong naghihila rito. Sa kanilang pagsakaya, habang sila ay lulan ng kalesa, panay-panay naman ang pagsipat nila sa paligid ng daan. Bawat madaanan nilang residente doon ay nagbibigay galang at bumabati sa kanila. Meron ding nasipat si Aya na nagbubulong-bulungan at dinig na dinig din niya ang binubulong-bulong ng mga ito. Ayon sa kanya, bago pa pala sila dumating sa kaharian ng kanyang ama, ay agad niyang nabatid na ipinagsabi na nito sa kanyang nasasakupan ang tungkol sa kanya. Makalipas ng halos kalahating oras, narating na nga nila ang kastilong pinaglalagian ng hari. Napakalawak kasi ng kaharian ni Natoy kaya't inabot sila ng ganoon katagala. Masaya ako makita ka muli, anak. Tugon ng tinig ni Natoy kahit hindi pa tuloy nakakababa si na Aya. Pagbaba pa lamang ni Aya ay sinalubong na siya ng yakap ng kanyang ama. At nakita niya rin napakaraming iba't ibang uri ng nilalang ang naroon.
agad siyang dinala ni Natoy upang ipakita at ipakilala sa mga nasasakupan nito sa kahariang iyon. Sa lahat ng naninirahan dito sa ating kaharian, ipinapakilala ko sa inyo ang aking anak. Narinig niyo na marahil ang tungkol sa kanya dahil madalas siya ang aking bukang bibig sa tuwing ako'y nakikipagkwentuhan. Ngayon narito na siya. Nais kong magkaroon tayo ng kasiyahan. Wika ni Natoy at kasunod nun ang pagsigawan ng iba't ibang uri ng nilalang bilang pagpapakita ng kanilang taos-pusong pagtanggap sa anak ng kanilang hari. Masaya din sila na ito ay makilala at makasama sa kasiyahang magaganap. Ah, anak, halika. Pumasok muna tayo sa loob. Marami akong nais kwento sa iyo at ipakita. Wika ni Natoy kay Aya. Siya nga pala, ama, sinausnag at Malig. Sila ang mga kasama ko sa aking paglalakbay. At sila din ang inatasan ni Lola Goreng para ako isamahan saan man ako magpunta. Pakilala naman ni Aya sa kanyang mga kasama, pati na rin sa lambana. Masaya ako makilala kayo. Salamat sa pagbabantay at pagsama sa misyon ng aking anak. Wika ni Natoy dito. Masaya namang nakipagkamayan sina Usnag at Malig sa kanilang hinahanga ang sugo ng diwata. Hindi sila makapaniwala na ito'y nasa mismo nilang harapan, pati na ang lambana noon ay panay ang pag-ikot-ikot kay Natoy, habang nagpapakawala ng matining na pagtawa dahil sa kasiyahan nitong nadarama. Matapos ng pangyayaring yun, pumasok na nga sila sa loob ng kastilyo kung saan tumambad naman sa kanila ang naglalakihang mga estatwa at imahe ng iba't ibang nilalang. Napakalawak ng loob nito at ang dulong bahagi ay matatanaw mo ang trono na kung saan yun ang tronong inuupuan ng isang hari. May malaking imahe din sa likod nito na kung saan nakaukit ang pagmumukha ng nagmamay-ari ng trono na walang iba kundi si Natoy. Ah, anak, nakikita mo ba yung estatwang yan? Yan ang diwata na bigay sa akin ng kapangyarihan nung ako'y isa pa lamang mortal. At baka magugulat ka sa aking sinabi. Oo, tuluyan na nga akong isang uri ng engkanto. Wika ni Natoy at bahagya itong humakbang sa kanilang harapan at kasabay nun ang pagbabago nito ng kaanyuan. Nagbago ang buo nitong kasuotan na akmang-akma sa suot ng isang hari at tanging nagbago lamang sa anyo nito ay ang pagkakaroon nito ng matulis na tenga at asul na mga mata. Nang masilayan naman ito ni Aya, ay hindi naman kababakasan ng pagkabigla ang kanyang ekspresyon. Meron na kasi siyang ideya tungkol sa katauhan ng kanyang ama matapos ikwento ni Lola Goreng ang buong nangyari at dahilan ng paglisan nito. Maya-maya pa, habang sila ay nag-uusap doon, bigla namang dumating ang isang nilalang. Mahal na hari, pasensya na po kayo, hindi ako nakatuloy sa pagsama sa inyo sa digmaan. Wika ng nilalang. Ito yung nagsabing nais sumama na may maliksing pagkilos, matulis na ngipin at matutulis na kuko. Wala namang problema sa akin yun, Noria. Alam ko namang importante ang iyong pinuntahan. Tsaka isa pa, agad din namang naresolba ang problema ng kahariang aming tinulungan. Wika naman dito ni Natoy, sabay ipinakilala na rin niya ito sa grupo nila Aya. Mahal na hari, nakahanda na po ang lahat ng mga pagkain sa labas sa kasiyahang magaganap para sa pagdating ng iyong anak. Wika naman ng isang matanda na isa sa mga kusinera ng kaharian. Matapos nga nilang marinig yun, agad naman silang lumabas ng kastilyo
upang pumunta na sa lugar kung saan magaganap ang kasiyahan sa pagsalubong sa pagdating ni Aya sa kaharian ni Natoya.